Kagagaling lang ni Mommy Daddy sa grocery. Mga totoo, 200 yung nag-assist nyo? Kulang na ako 200. Kasi may gamot ako sa mata at sa ano, yung calcium. Oo. Tsaka bumili na ako ng 3CM, sabi mo, bilik ni CM. Ay, mura lang. Ay, mura. Kaso mahal to, o inflation na talaga. Apat na piraso, ay, 5 piraso, 10. Mura na yan eh. Mura na yan? Ito. Sige, mga... napapamili sa Canada. May sweet corn. Sige mo, lagay mo sa harap para makita natin. Ano ito, ma? Cilantro. Cilantro. Mango. Ayan, bigyan naman ng mango, kaya mahal. Hindi, one ano lang yan. Ano, bok onion. Ano yan, daddy? Bok choy. Bok choy. Okra. May okra din kami dito. Oh. Okra. Bok choy dalawa. Paa, gaano gagawin mo sa bok choy, ma? Yun, sa nilaga. Ah, magninilaga ka kaya may ano, may ganito. Ayun ang meat ang nakakamahal dyan eh. Patingin ang meat mo, ma. Mura lang yung meat ko, $8. $8 lang. Ano yung pork? Pork, $8.99. Asya to, para saan yan? Nilaga din. Magkano yan, ma? Pinahiwa mo yan? Hindi. $10. Na-tiyempohan ko lang siya. Na-tiyempohan lang yun. Dalaga-dalaga. Tinumakagod namin. Ayan kaya naman sa crabs mo. Ito, meron din kami ditong... talaga. Crab. Totoong crab to? Oo, oh, totoo yan. Wild crab. Hindi siya faux wood charot. Tofu. Sa'yan mga Italian, Filipina. Tapos ito. Ito yung mahal dito. Mag-gel si Mami. That's the movie. Yeah. Tapos kasi dito kasi dry kaya nagaganto kami ni Mami. Life is it. Talong, ano dito? Ano tawag dito, daddy? Patola. Dito patola. Patola. Hindi nga rin alam ng tindi nung ano yun. Oo, tagal-tagal namin. Hindi mo alam. Bago lang. Ano ba English to? Lupa. Lupa? Siguro. Kaya talong nga rin ako for English. Kape. Sabi pa patola. Sa amin eh. Okay. Vinegar, ganyan. Ginger. May ginger sa mami. Pahihilo pa ako sa... Ito na ay tsura na. Ayong pantry punong-puno na mga beshi. Okay, so ulit tayo. Grabe oh. Aming pantry. Punong-puno. May indomie pa ako. Napinagliliyan ko last time. Tingnan mo, may pampano pa. Di pa tayo nag... Hindi, hindi ako bumili. Hindi ko bumili kasi yung asukal na pula, binalik ko. Kasi sabi ko mabigat, yung coffee mate, binalik din. Bakit mabigat? Tsaka wala ng pera, mag-exceed na kayo. Wala nga lang yung pera namin ni Mama. Tayo gumagawa ng pate. May treats na ano mo yan? Ha? May treats na mga pula. Guys, di ko pa pala napapakita yung aming mga lights na na-install. So wala pa kaming lights dito sa... dining, ayan, yung dining namin. Ayan, wala pa. Ito, so finally na-install na yung parehong lights dito sa likod. Ayan, so ito tugma na siya sa light doon sa may back. Sa hallway, so pareho na siya. So akit lang tayo doon sa may pinakataas. Nilalagyan ko to kasi so yung natutulog ako, ayoko na istorbo. Kasi itong tatlong anak kong aso, is mahilig mag, ano, tumabi sa akin. Eh, ganun din, kanina, pinatabi ng mami at daddy kasi nga namili sila sa superstore. So, ayun. Tapos pagkagising ko, itong si Emma, tumai agad sa may mat. Buti na lang kami, di siya tumai sa may, ano, carpet. So, di siya sa front door, may mat doon. Di siya tumai. Nagpataya ta si Emma. Kasi sabi ni mami at daddy, 3 times na siya tumai ng kanina umaga. Kasi, ayun. Tapos, ito. Pasok po siya nyo na yung kama kasi kagigising ko lang talaga. So, ito yung kama. Alam nyo guys, nabili ko to sa HomeSense. Ang napaka-soft niya, Eddie Bauer. I'm a big Eddie Bauer fan. Ayan. Ito yung pinaka-ilaw. Ang ganda talaga. Sobrang nagagandahan ako. Tapos filament light yung bulb niya. So, buksan natin siya, ha? Tapos, nasyan niya na yung ating bedside table, mga beshi. Tsaka yung lamp.
hindi pa yan final kasi wala pa tayong budget. So, ayun pa yung nasa lumang bahay natin. So, pag may budget na tayo, papalitan natin yan. Pasensya na ulit yung ating kama. Gusto ko na ipakita sa inyo yung ating ilaw. So, warm yellow yung napili ko. Parang, yan. Kasi matutulog na naman tayo, hindi naman kailangan bright. So, ayun yung pinaka-itsura niya sa gabi. Ayan. Diba? Tapos, naghihintay pa rin tayo ng chandelier natin para dito. Bumili na ako. Kasi una dapat ilagay ko siya dito. Tapos nalala ko parang masyadong mababa. Sabi ko dito ko na ilalagay. Eh mura lang nabili ko yun. $300 lang yun. Ang mga presyo ng chandelier ngayon. Mga nasa 1,000, 2,000. Sabi ko 300 pwede na yun. Besh. Tapos may mga anini parang mga pa-square. So tugma siya sa bahay ko. Kasi Kuya June, nag-work pa rin sa baba. Papakita ko sa inyo yung progress ng work niya. Hindi ko alam kung paano siya honestly matatapos. Kasi nga, si Kuya June is nagbo-work casual. Tapos parang may part-time yata siya. Parang ang dami niyang work. Marami siyang project. So, ito pa sulyap ang project niya dito sa office tsaka sa walk-in closet. Which is okay din naman sa akin. Kasi at least hindi ko siya babayaran agad-agad kasi wala rin naman tayong talagang budget. And yung garage natin is nakakalungkot kasi hindi pa natin siya naumpisahan. Sabi sa akin nung garage builder, Alta Homes, kasi napagbayad na ako ng down payment matagal na. Ang sabi nila sa akin, end of October, October 25 na yata. Hindi ko alam, pasyensya na. October 25 na yata. So, sabi nila, end of... So, pero nagsukat na sila eh. Sabi nila susumpisahan end of October. So, hindi ko alam kung anong problema yung permits ba sa Calgary o Shoreway Club. Kasi may ano yun eh, may kalakaran yun eh. May parang, may process. So, ayoko na may email yung Alta Homes ulit, yung garage, kung ano na nangyayari. The reason being, it's because nag-snow na. So, ayoko sa lahat yung ipa-plug ko yung kotse ay malamig, magtatanggal ng snow, alam mo yun, ngaragan. Ang dami kong ramp, di ba? Kabaklaan, te. Kasi nasanay tayo ng may garahe. Anyway, guys, ito na yung ating home office update. Ayan. So, para siyang black, pero dark gray yan, mga besh. Dark gray. Ayan, huwag sa pala yung dark gray. Dark gray, ito is green, and then ito yung brick. So, ito na yung ilaw natin. So, pag binuksan natin siya, ayan siya, iyan. O, diba? Nakakasyala talaga siya, mga besh. Akala mo is, oh, diba? Nakakasyala. Akala mo nasa Starbucks lang, besh. Tapos, initially sabi ko, lalagyan ko dito ng bookshelf from IKEA. Sabi ko, parang nakakasikip, bakla. Doon ko na lang ilalagay yung mga books kasi nga, sabi ko, mas maganda yung clutter-free na lang tayo dito para hindi siya man nakakasikip. So sabi ko, huwag tayo magpasikip, mga beshi. Magpaluwang tayo, mga beshi. Huwag tayo masyadong masikip. So, tour ko naman kayo sa basement ngayon bago natin to i-end yung vlog. Ay, nako. Ito, ang gulo-gulo ng ating second floor. Yung second floor natin ngayon is tambakan ng mga gamit ni Brian. So, ito yung kanyang chair na niregalo ko sa kanya nung parang birthday niya. From a Costco. Ngayon yung mga screen niya. Kasi dati siya nag-online work. And ngayon is nag-work na siya sa isang kumpanya na hindi ko naman pwedeng i-serve at labo. Printer namin. And then, lika, puntahan natin yung ating basement. Thank you nga pala sa lahat ng nanonood. Ano. Maraming salamat sa mga taga-subaybay natin. Sa lahat ng sulok ng mundo. I appreciate you guys sa mga nanonood, sa mga nagko-comment. Hindi ko man kayo nare-replyan. Every day. I appreciate you guys kasi alam niyo naman busy po tayo. May full-time work po tayo and nag-overtime po tayo. So, itong pagbablog ko is kasiyahan ko lang siya sa pagbablog. Kailangan natin ng cellphone.
Kasi na yung ilaw natin sa baba is by cellphone siya napupush. U-lights. Ayan, inom ko na siya. Inom! So, nakuan na siya. Ayan, para siyang dungeon. So, itong basement, guys. Ang paggawa ng basement dito, para kang nagpaggawa ng garahe. And, sa laki ng basement namin, para kang nagpaggawa ng duplex, ganun. So, parang nasa 40,000, mga ganun. Eh, parang 2 bedrooms ang kasya dito, bakla. So, siguro mga abot tayo ng 50,000, bakla. Tapos may kitchen dito. Sabi ko, baka, wag na tayo magpagawa ng basement. Kasi gusto ko dito sa basement is, parang storage lang talaga. Kasi dami naming gamit dito. Parang ayoko na magpa-stress na magpagawa ng basement. Kasi naging storage na lang talaga. Kasi nasanay na ako na basement is for storage. Ayoko naman, huwag tayo magsalita na tapos. Baka mamaya magkaroon tayo ng budget, diba? Pero ito yung sure na ating basement, mga bakla. Cluttered na cluttered siya. Sa Canada, ang basement, ganito siya ka-cluttered. Basensyahan nyo na mga beshi. Kasi nasa process kami ng yung bahay namin sa kabila, sa Northwest, is i-demolish, gagawin namin townhouse yon. So, yung mga gamit namin sa kabilang bahay is for renovation. So, ito yung progress ni Tito Jun. Naglagay siya dito, siya gumagawa kasi malamig na sa labas. So, ayun yung progress niya. Dito siya nagka-cut. Ito na yung mga nakikita ko na, ayan o, diba? Nakakasyala talaga, diba? Ayun siguro yung mga tables, ay mga drawers natin. Ayan na siya. So, ayan pa lang yung progress natin. And meron pa tayong, dami natin project for today. And di ko alam kung napansin yung dining table. Dumating na rin yung dining table. Ayun. Pero ayun na nga, ang daming ganap for today's video. Nakakaloka. And pakita ko sa inyo yung likod. Yung likod, kaya gusto ko na magkaroon tayo ng basement kasi nga mas snow. Maputek. Pakita pa na mabilisan. Ayan. Ayan siya mga bakla. Ayan. So, pahirapan siya kapag wala kang garahe. Although, wala pa naman nakapag-garahe sa kalinya namin. Pero, huwag tayong papahuli. Dahil gusto natin una charot lang. It's a must talaga dito sa Canada. Anyway, so, yun lang for today's video. Sana ma-appreciate nyo yung ating daily vlog update. So, see you guys on my next vlog, ha? Bye-bye muna!